yung research din eh. Kailangan din ng hangin. Ha? And, kasi polluted man, yan ang magagawa. Ano, matalim yung purifier? Ha? Meron kayong technology kayo, malalaman mo kung matumi na yung bahay nyo. Hmm, malalaman nyo. Kung matumi na yung bahay nyo, may ganyan din naman yun, mga technology. Malalaman nyo kung malikap mo na yung bahay nyo, dami na dumi, ha? May cleaner. Okay? Pero kailangan natin ng hangin. Yan ang kanyang mamamatay na sa hospital, may oxygen pa eh. Kailangan natin ng hangin, mga kapatid. Sino may tanong about sa hangin? Sino may tutol about sa hangin? Wala? Alam mo, kaya mo ng hangin eh. Ngayon ang panalangin, 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Araw-araw kailangan natin ng hangin. Hindi na lang tayo sa atin, araw-araw, ang pananalangin. So sa celebration, yan, air. No? So sa spiritual, mga kapatid, para tayo mag-celebrate, celebration, pray continually, ha? Air. Yan, ang ating team. Temperance tsaka nutrition, pinagsama mo na. Pagkain kasi. Kasi temperance, magbibigay. Kaya naman sa pagkain. So nutrition, ang team nga ngayon buwan ay pagkain ng gulay ay galingin. Araw-araw itong ihain. Sino magulang dito ay merong sino sa nag-recipe sa bahay? Bukod sa gulay. May makapagbahagi ba? Sino magulang? Yung meron talagang inahaling gulay sa bahay. Mga nanay! Mga nanay! Sino sa inyo ang meron talagang kumakain ito ako? Yan. Yan. Ang hali. Yan. Ano? Sa gabi, ikaw tsaka manok pinagsama. Yan dalaman ang recipe nyo. Pasin mo. O, oh, menu pattern. Sino magulang? Menu magbahagi. Wala, puro may karne. Pasin na rin, sige. Sa mga bisita? Bisita ka nito? Is there a bisita po? Ano po pangalan niya? Sina. Sige, bahagi mo yung menu pattern. Oh, basta araw-araw meron, i-make sure na meron gulay sa lahat. Sa bahay, puro gulay lang ang kinakaya kasi ako na yung vegan ako. Ah, galing ka vegan? Vegan. Ah, vegan. Ano ba yung vegan? Vegetarian, vegan. Ba't meron ka ba sa akin? Nag-vegetarian ka? So, pinili mo lang yun? Sabi ko si Ellen Shuway na para makalimig tayo ng Holy Spirit ng Panginoon at mas lalo natin siyang kalimig at pinigyan. Ano, at saka bago dumating ang Panginoon ng mga tao sa kanyang muling pagbalik o bago siya dumating na which you did it. Ano yung pinaka-best na inihanda mo? Vegetarian ka, di ba? Ano yung best recipe mo? Pwede mo bahagi sa akin? Na gulay, sige. Na maraming yan benefits. Tofu, mushroom, celery. Hindi, yung recipe na yun, ha? Tofu, may mushroom, celery, tsaka... Ano gulay naman dito? May gulay. Tofu. Mushroom. Celery. Kinchan. O sige. Sige, isa. Carrots. Ano na gawin? Pinis mo siya sa olive oil. Olive oil. Tapos? Tapos may sibuyas, kamatis, bawang. Yes, best recipe ko. Pasig? Na sa restaurant? Mini. Mini? Anong menu nila doon? Vegetarian na? So, pagkain na doon? Matagal na yun. Hindi, may kukukusigay. Ano pa ang mga hati mo? Saan?
gulay, wala. Ano bang maganda ng gulay? Thank you, Sister Mena. Vegetarian. Brother Merlo, ano ba yung ABC mo? Repeating to eh. Meron siyang ABC. Sige, bakit? Ako tuwing umaga, ang masal ko, veggie foods. Veggie foods? Vegetarian foods. Okay. Apple, celery, cucumber, bell pepper, at saka ang palay. Ano ang ginagawa ko? Kapitin, blend ko lang yun. Okay. Ang masal ko tayo? Juice lang yun? Oo. Kumaga lang yun? Kumaga? Tuwing kumaga. Ano yung benefits nun? Actually, nagpapababa ng blood sugar. Mm-hmm. Okay naman? Okay na. Okay ito. Okay, apple eh. Ilang buwan mo lang yun? Mga isang buwan ng blood sugar. Kamusta ang blood sugar? First 3 weeks ko, nag-start ako ng blood sugar ng 240. After 3 weeks, yun ang diet ko every morning plus exercise. Bumabas yun ang 140. 140? Ano ba normal? 3 weeks. Ano ba normal? 110. 110? Mababa na, 240. 140, isang dalang na wala, okay. After 3 weeks. Then, sa kapitbahay ko, nagtayo doon ng caramel coffee. Araw-araw uminom ako. After 2 weeks, nag-exam ako, tumas ng 180. Bawi na lang. Bawi. So, hindi na ako uminom. Hinihintay ko pa na mag-exam ako ulit. At least, I'm experienced. Napatunayan mo na buwan pa. Hindi experiment ko. Kung mag-inom ako ng caramel coffee, kung ano ang resulta. At least, pinag-aralan ko. Ito ma, hindi pa ba? Tingnan mo naman. Ganun lang naman yan eh. Actually, masarap ang pakiramdam. Baka ang bagay yung nakamusin ko. So, vegetarian ko na ngayon, matumaka. Yan. Tanghali, actually, hindi ako kumakain ng mga kayo-tuloy ng kape. Tanghali, okay kayong maya-maya, nakagay ng mga gulay namin sa itaas. May gulay doon, may kamote taps, may pichay doon, may sili, may tablat. Doon sa taas sa bahay, ito yun, may kumalaman. Tapos makadahan-dahan ng ano, mga bulaklak na palabasa. Ayan, nagbubati. Ayan, ano-ano lang. Salamat. So, nagkakaroon naman ano man tayo eh. Mahalaga ang gulay. So, mga nga sinasabi natin ngayon, ang gulay niya ay pumili na rin dahil sa mga pesticide, no? Sa mga chemical na natin ay mapansin. Ay natin kung magkatalimutan na maghahay ng gulay sa ating mga anak. Kaya kung nabalita kayo, bata pa lang, meron lang ng cholesterol, high blood. Meron na, pinapalita, di ba? High blood pressure, bata pa lang, lifestyle, mga kapatid. Lifestyle. Kaya nga, temperance. Oh, mahalaga yung temperance sa celebration. Pagbibigil. Pagbibigil. Sa mga sobra, mga pagkain. Na may kinalaman sa kalusugan. Yan, sa nutrition, yan, ito yung text. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. So bakit kaya eat or drink ang inilagay dyan? And then sleep and walk. So whether you sleep or walk, or whatever you do, ha? Kasi mga kapatid, araw-araw, kumakain tayo at tayo uminom. Sabi niyo, may fasting ako eh. But still, ang mga tao ay araw-araw kumakain at nag-iinom. So araw-araw, ating iisipin, ito ay sa kalwarantiyan ng Panginoon Diyos. Sumating natin mga kapatid. Integrity, ito ay babahagi Sir Mitch. Yan, Sir Mitch, integrity. Yun, bago po mong simula, siguro mga 7 minutes ito ba ito ay papakita lang ang video para malaman natin kung bakit kayo yung intermittent itong babae ay ginawa siya bilang participants sa research sa California. Bakit siya yung ginawang participants sa dahil may integridad ng integrity, integrity, mas tagal integrity. Integrity. Integridad. Yung babae ito. Later, the truth out of the longer new chapter.
objective to build health and frailty? What about being a healthy and vigorous 100 years old? A lot of people all over the world were able to do it, to show you their secrets. Like living longer and stronger, secrets revealed from around the world. These folks are sharp and find out how they stay that way. Secrets to live longer, much longer, 100 years or more, without the usual health problems. Tonight we travel the world to learn what those who live longest are doing, right? What they can teach the rest of us. They are an inspiration and a mystery. One of the most fascinating slices, we think, of the world's population. People who live to be 100 years or older and yet remain healthy and even vigorous. They're clearly doing something right. But what exactly? Researchers are slowly beginning to unravel why this elite group is off the charts when it comes not just to aging, but aging well, extraordinarily well. National Geographic devotes its cover story this month to the secrets of living longer. The issue is now in newsstands. Dan Buettner, who wrote the story, will be joining us later to answer your calls and your emails. He visited three corners of the world where people live the longest to find out exactly what they're doing and what lessons they have to teach us. Tonight we'll take you around the globe, retracing Dan's path. Along the way, you'll meet some remarkable people. We're pretty sure it'll change everything you thought you knew about what it means to be old, very old. We began in Loma Linda, California, of all places, home to some of the hardest people in the United States. Here's CNN's Gary Turner. Driver's license in 2004. She was born in 1904. So I want to drive slowly because I can get more mileage to my gas. I wanted to come up. Hold on for a minute, then do it. Marge is now 101. Her license expires when she's 104. Are you a good driver? Marge also has another set of wheels, a stationary bicycle, which she uses for a daily 8-mile ride, which is then followed by a regimen of weightlifting, usually accompanied by some power walking in her neighborhood in Loma Linda, California. Why do you walk so fast? You know, we're talking about people who walk with you. Somebody rings the bell, you got her, been a nurse for 50 years. Marge was married to a doctor for 77 years. James Chaton died 2.5 years ago at age 96. She has 2 children, 4 grandchildren, and 2 great-grandchildren. Marge grew up in Northern California and remembers the great 1906 San Francisco earthquake. I was 2 years old, and I remember that the water was splashing out of the horse trough. Wondered if they had anything left to drink. So how has this 101-year-old woman maintained this amazing mental and physical condition? In true righteousness and holiness, Marge Chaton believes faith has much to do with it. What then shall we say, brothers? The Adventists, Christians who observe the Sabbath on Saturday, the seventh day of the week, preach good health. An Adventist is not supposed to drink, smoke, or eat many types of meat. Many Adventists don't eat any meat at all, and refrain from coffee and soft drinks. Our bodies are an important part of what it means to be children of God. We only have one while we're here. Well, suck it up. Surprise breath and stay surprised. Minnie Iverson Wood is also a Seventh-day Adventist. At the age of 97, she teaches voice and piano lessons. And strictly observes the teachings of her religion. When you are satisfied with what you're doing, you can relax and you can get a night's sleep. But if you're doing things that you shouldn't be doing, you lose sleep and you lose strength. There are about 14 million Seventh-day Adventists in the world. Sabi niya, kung meron tayong alam na bagay na tama, dapat natin ginagawa. Diba sabi, we should never do it, sabi ng babae, yung musician kanina.
hindi, umabot siya ng 101 years old, talagang nangyayatan ng kanyang kalusugan, di ba po? So wala pang imposible para sa atin, mga kapatid. Next slide. So sabi din sa New York, sa kanyang health ministry, nag-i-advocate nila ang celebration na tinatapit ngayon. Sabi nga nila, may tatlong goal ang New York SDA. Sabi, to show that person's lifestyle affects their quality of life and longevity. So hindi ko bakit yung dalawa, kasi pareho naman, yung tema ko focus sa lifestyle. So sabi dito, ang tender para ng tao, kapag ang ating lifestyle ay maganda, magre-reflect ang outside integrity. So bawa, sabi ko sa atin, mayroon kong pamilya ng doktor, bawal naman yung karilyo kasi maning lungs, magkakaroon pa ng lungs disease. Pero siya gusto ng doktor, hindi yung karilyo siya. So kung titignan mo, sana yung tinignan ng doktor na yun, di ba? So sa atin bilang Christian, bilang Adventist, dapat makita sa atin yung integrity. Kung yung mga belief natin, as Seventh-day Adventist, dapat makita sa ating pagbubuhay. Next slide. Yeah, so sabi ni Oprah, ready integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. So kahit wala kayo sa church, kahit hindi namin nakikita, kahit sa bahay kayo, kung saan kinuroon, dapat ginagawa niyo kung ano yung tama. Kasi ito yung nabibigay magandang kasuhan sa atin, ito yung babae ko ito kanina. Kaya doon ay isang katunayan na talagang kanyang ginagampanan kung saan mo siya kinuroon. Si author R.L. Carter, sinabi niya, meron tatlong ways para ma-determine kung ikaw ay may integridad. Una, discerning what is right and what is wrong. So, bilang Kristiyano, alam natin na dapat alam natin kung ano tama at kung ano mali. Acting on what you have discerned. So, alam natin kung tama yun, dapat gawin natin. Pangatlo, dapat open tayo ng pamahagi sa iba. Yung nalalaman natin. Bawa, may mga kapatid natin vegetarian. So, they're very open na i-share sa atin yung mga ginhawa o positive result na vegetarian, you know, so very open tayo sa mga ganyan. Next slide for the last one. Yan, so sabi nga sa Exodus 15:26, if you will give earnest heed to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer. So God wants you to be healthy, para maging maganda ang ating integridad sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Thank you, Sister Mitch. Yan, nabigay ng text kanina sa ating integrity yan, bilang makakilangan ng celebration. No, na mahalaga ang alin, mabuting pangalan kaysa sa yaman. Ano po sa mundo ito? Ano mga laki ng kayamanan natin? Ngunit kung ating pangalan ay sira sa karamihan, wala po kabuting bagay yan. Yung mga politician, isa-isa rin. Diba? Ayun lang against with former CJ. Okay, pero di ko alam kung nakuha niyo yung nandun siya sa trial stand, siya niyong kukwento, na nawala na yung integridad ng kanyang pangalan. I believe you catch that scene. Tapos saan, yung kanyang apo, pinapayto niya, ay galit na galit sa kanya. Kasi tinutuwi niya yung kanyang apo sa school nila sa Ateneo. Na siya ay ganapo, etc. No, so, di ako nanigira. Sabihin, na example ko lang, gano'ng kahalaga na ma-maintain natin yung integrity ng ating pangalan. Mayaman ka na, ngunit yun naman tayo sa lupunan na masama, wala rin po yun. I'm not sure kung narinig niyo yung sinabi kong matanda, ang pangalan yan? Pangalan ng matanda ka rin? Si Jenny, di ba nagtuturo siya ng voice lesson? Sabi niya sa pangalan na, you're not going to hell. Diba? You're not going to hell. Maybe yung kanilang peace is about heaven or what. Pero sa ating mga kapatid, sa ating pumuhay, ang ating mga pinumuhay ay hindi papunta sa hell, kundi sa langit. So ganun naman yung makita sa atin ng ating mga kapitbahay. So lastly, social support. Ito yung medyo bago sa ating celebrations. Friends in the mind will help us to give thought sa social support. Yeah, for social support po. So, unang pala po, diba, ginawa si Adan. Ay, ginawa siya lang mag-isa, pero binigay sa kanya si Eric.
kailangan natin ng somebody on our side. Okay, social support. Sinabi sa celebrations, yung social support, sa pag-iisip, sa akin naman, Papa din, na kailangan ng bawat member ng iglesia ang isa't isa. Mahina ka man, malakas ka man, kailangan din po tayo ng hinahalaga. Kailangan ng social support na magiging malusog ang isang iglesia kapag ang mga member ay meron unity, sabi po sa ating iglesia, ay sa ating Biblia. So ngayon, ating mag-discuss sa ating 2012 monthly special, ang celebrations which stands for choices, exercise, liquids, environment, belief, rest, air, temperance, integrity, optimism, nutrition, and social support. By this, every day, we have celebrations. God bless us.